Hello mga idol, welcome po muli sa ating YouTube channel, Mel Agmata Vlog. Ngayon po ay pag-uusapan natin ng ninanais ng ating Vice Presidente Sara Duterte na muling ibalik ang ROTC sa ating bansa. At dahil yan, good news po dahil ito din pala ang ninanais ng ating incoming President na si Bongbong Marcos ang muling maibalik ang ROTC sa kolehiyo. One of the arguments that have been coming up recently ay tungkol dito sa pagbalik ng ROTC as reservist, hindi lamang sa gera, kundi sa national crisis, kundi sa disaster. Pag kailangan sila, nandyan sila, they're well-trained, alam nila yung unit nila, alam nila yung gagawin nila. Ang usapan ngayon ay sinasabi ng iba na hindi na kailangan yung ROTC dahil hindi naman tayo nagigera, wala naman tayong kaaway na ngayon, wala naman tayong pangangailangan sa reserve officers. That's not the main part of it. There are several aspects to it. The first aspect is for the individual. The ROTC will teach you the qualities of camaraderie, the qualities of leadership, and the qualities of courage. But you will be reminded of what your duty is to the country and what honor means in serving the country. Matagal na, panahon pa ni John F. Kennedy sa United States, nung siya ay presidente, siya ay gumawa ng tinatawag na Peace Corps. Ito naman ay hindi lumalaban, pero kung umiikot sa buong mundo, tumutulong para maging maganda ang pagtingin sa mga Amerikano. Ang ROTC, ganun din, ngunit local lang. Nung I was 18 years old, wala namang RO, wala namang national service na tinatawag. Pero siyempre, ang father ko galing military, sabi niya, kailangan magsilbi ka. Pumasok ako sa Marines Basic Officers Course. Nandiyan ako sa Bonifacio, kung saan ako pinahirapan ng aking mga trainer. Mula nun ay pumunta naman ako sa Tanay. Kasama ko ang 2nd Infantry Division, Camp Kapinpin. Doon ko ginawa yung tinatawag na JAMO, Jungle Warfare Mountain Operations Course. Ewan ko kung meron pang ganun. Nandun kami sa gubat, tinuturoan kami kung paano lumaban sa gubat, kung paano mabuhay sa gubat. Pagkatapos naman nun, tumuloy naman ako sa Fort Magsaysay. Doon ako nag-training sa Special Forces. Yung klase ko doon was the SFOC, niyatawag Special Forces Operations Corps. Doon naman ako tinuruan ng mga survival dahil ang trabaho ng SF may iwan at mag-o-organize ng puwersa kapag ka may gera. Yung pinakamahirap na dinaanan kong training ay yung SR, yung tinatawag na Scout Ranger. Yan talaga, hindi lang mabigat sa katawan, kailangan talagang mag-isip. Kasi small unit tactics yan, hindi yung malaking batalyon ang galawan dyan. Team by team, maliliit lang ang team ng SR. Parang Special Forces, ganun din, maliliit lang ang team. Kaya kailangan matuto kayo na mabuhay kahit na matagal kayong nasa gubat, wala kayong contact dun sa inyong headquarters. Alam nyo yung gagawin, alam nyo na magtago, na kung kailangan lumaban, lalaban, kung kailangan magtago, kayo magtatago, marunong kayong gawin lahat na. Yung self-confidence, ituturo sa iyo ng mga training na ito na mas malaki ang kakayahan nila kaysa sa akala nila. In other words, they are capable of doing much more that they thought they were capable of doing. And that increases your self-confidence, which makes you a better person. Si Robin Padilla, nakita gusto maging reserve officer yan. Isa pang artista natin, yung Mateo Guidicelli, pumasok sa SR, sa Scout Ranger. Siguro kakayanin naman niya, triathlete siya. Pero again, I think it is his statement of his commitment to the country. Napakalaking bagay yan. Important because the elements of discipline, leadership, camaraderie, duty, honor, all of those things do not only apply
to the uniformed services, they apply to every single citizen of the Philippines. Sa palagay ko, pag ibinalik natin yung ROTC, yung mga katangian na yan ay babalik sa ating mga kabataan.